Mas masarap ang Borger ko. Narito. Kay Yolanda, mas masarap ba talaga ang burger mo kesa sa kabilang burger store? Opo. Opo. Ano po ba ang problema natin dito sa kabilang burger store? Kasi una siya nagtinda sa amin, pero nung nagkasunugan doon sa lugar namin, nagtinda na rin kami, lalo na yung mga pamangkin ko, nangangailangan kami. Nang kaya nagnegosyo na rin kami ng aso, nauna itong burger store bago kayo. Okay, so ano yung naging problema ninyo? Ano bang nangyari? Nagkaagawan ba ng customer? Sino ang nagalit? Hindi, nagpuntahan sa amin ang mga customer kasi iba yung okay. Mga pati namin. Aha. Ang pati namin, homemade sa Tundo. Hindi namin binibili kung saan-saan lang. Okay, so mas nasarap ha, napunta sa inyo. So ano nangyari? Nagalit itong dating may burger store. So paano kayo nagkagulo? Kasi customer niya na pupunta na sa amin, mas masarap dito sa kabila kaysa sa inyo. Kasi nga, yun sa amin, talagang parking parang... Okay, totoo po bang naiinggit sila sa inyo? Ano naman ang kinaiinggitan bukod sa masarap, na mas masarap ang burger ninyo? Ano pa sa tingin ninyo ang mga kinaiinggitan? Yung french fries, at saka yung... So mga paninda talagang pagkain. Saka yung lutuan namin, malinis. Malinis na yung lutuan. Nako. So, ang sinasabi nyo ba, Lola Yolanda, sa tingin nyo ba na kinaiinggitan lang nila ay inyong mga pagkain? Okay. So, bakit parang lumalim pa ang away ninyo? Kasi, bakit kayo umabot rito sa face-to-face? Kasi gawa nung lahat ng mga halos ng mga, lalo na yung mga barkada doon, ng mga lalaki, sa aming pumupunta. Ah, so sa customer lang talaga ito. Away negosyo. May pangalan? May pangalan yung ano nyo? Burger store nyo, Lola? Wala pa. Ho. Wala pa. Ano, sana may pangalan. Parang... Wala pong pangalan? Wala pa. Ho. So paano sila pupunta? Punta tayo sa burgeran, ganun. Madali naman. Kaya nanay Yolanda. Malaki yung payong namin eh. Ah, may payong malaking kasi payong. Kayo. Uh-huh. Ah, doon tayo sa may malaking payong, mas masarap ang burger doon. Uh-huh. Ganun ang sinasabi nila. Uh-huh. Nako, eto na nga. Paano kaya sasagutin ng may-ari ng kabilang burger store ang mga paratang ni Nanay Yolanda? Tawagin natin Liza Pasok. Liza, deretsahang tanong, totoo bang mamatay-matay ka sa inggit kay Nanay Yolanda sa burgera nila? Hindi po ako nainggit sa burger na dahil nauna po ako nagtinda sa kanila. Okay, so kung nauna kayong nagtinda, ano tong sigalot na nangyari sa inyo? Kasi po, sila po kasi yung ano ko po, customer, kinukuha po nila. Kasi po ako hindi ako nakapagtinda ng dalawang linggo po. Hindi namin kinukuha. Kinuha po nila lahat ng customer ko. Sige, okay lang po yun. Kahit kunin nila, pero nakapagtinda po ulit ako. Nakapagtinda ka ulit, tapos opo, bumalik ba ang mga customers mo opo, sa'yo? Opo. Totoo ba ito, Nanay Yolanda? Yung totoo, kasi yung sa amin, may meron pang yun. Ano, yung gulay. Totoo po yun, kasi may ako po na ako nagtinda. Amin. May gulay sa inyo, may so yung pipino. Sa kanya. At, Kuya Alex, ano to ha? Usaping burger talaga oo, to. Oo, talaga. Yung, may coleslaw. Oo, oh, may ano, may gulay. May coleslaw. May lettuce. May pipino. Magulay. Kaya alam ko yung burger niya, may ketchup. May ketchup, Nay? Meron. Oh, sabi nga yun eh. Okay. Ano ang burger mo naman, Ate Liza? At bakit sa tingin mo napunta sa kanya ang mga customers ninyo? Ang akin po, Pati Gemma lang po. Pero masarap po. Pati wala. Lang? Opo, may ketchup din po. May ketchup? Opo, at saka mayo po. Mayo? Opo. May itlog? Mayroon din po. Oh, may egg? Meron din po. Okay, so medyo kompleto, no? So doon tayo ngayon nagkakaalaman sa lasa. Sa tingin mo ba, Ate Liza, kaya pumunta sa kanya lahat dahil mas masarap ang kaya na Nanay Yolanda? Hindi po masarap yung burger nila. Mas masarap po yung sa akin. Uy, mas masarap sa akin. Masarap po. Kasi nauna po sa kanya nagtinda. Sa'yo wala. Walang lasa yung sa'yo. Nauna po ako nagtinda sa inyo, kaya masarap yung burger ko. Masarap po. Sa Tondo, okay. Sige. Ate Yolanda, kasi nilalaban ni Nanay Yolanda na talagang usaping pagkain ito at burger ha, in particular. Pero eto, totoo bang pati ang pakikipagkaibigan daw ni Nanay ay kinaiinggitan mo? Oo.
Naiingit po ako, hindi po ako naiingit sa kanya. Wala akong pakialam dahil ako naghahanap buhay. Dahil wala po. Yung asawa ko po namatay, tsaka yung anak ko nakakulong. Kaya kailangan ko po maghanap buhay. Okay, so saan galing ito, Nanay Yolanda, na kinaiingitan ka? Sa kanya na lino galing yun. Talagang puro ang kaibigan ko doon ay puro lalaki. Halos buong Tatalon, kilala ko. Sa Tatalon. Okay, so paano napunta sa inggitan? Dahil ba naging katapat mo siya sa negosyo, Liza? Hindi po, mas malayo po siya sa akin. Mas malayo po. So ano itong inggit sa bahay na tinitira ni Nanay Yolanda? Ay, hindi po ako naiingit sa bahay niya. Kasi yung bahay po niya, tinitirahan po niya. Hindi po sa kanya yon. Okay lang yung bahay ko po kahit kahoy lang. Sarili ko po. So, saan galing ito, Nanay Yolanda, na kinaiingitan yung bahay mo? Hindi yun. Sa mga pamangkin ko yun. Okay. Kasama ko sila. Mga nagtatrabaho din ho sila. Kaya yung dalawang pamangkin ko, nagtitinda. Nay Yolanda, kayo po ba yung nandito, nireklamo nyo si Ate Lisa na ng sulot ng mga customer? Ano bang nireklamo nyo? Pasabi nyo po sa kay Mama Carla para maintindihan natin. Kasi okay, pareho kayo nag-iingitan. Kasi yung paninira ginagawa niya sa paninda namin. Oh, yun. Nagagalit yung mga pamangkin ko. Okay, paano mo nalaman na sinisiraan ang mga paninda nyo? Nakapagsabi yun sa akin, akala niya siguro, yung mga kakampi niya na pumupunta sa kanya, ikakampi niya na. Hindi ko alam. Mas kakampi ko yun. Ah. Espiya. Anong klaseng paninira katulad ng? Pangit daw sa amin. May kung ano-anong kabastusan ang ginagawa niya doon sa paninda ng mga pamangkin. Ay, totoo ba yan, Ate Liza? Hindi po totoo yan. Hindi po ako pumunta sa tindahan nila. Nicole, ano itong pinagkakainggitan ni Liza sa tiyahin mo? Kasi po yung pati po kasi namin homemade po. Yung pati niya po gawang lang po. Gawa lang sa labas. Opo. So saan nagsimula itong gulo nyo? Bakit kinaiinggitan si Nanay Yolanda sa tingin mo? Nalaman po namin na kinaiinggitan niya si Nanay Yolanda. Yung kaibigan niya po kasi sinasabi yung sinasabi niya sa amin. Kaya nalaman namin na ganun yung... Katulad ng? Paninira po yung kaysa daw po yung kahit homemade yung gawa namin. Eh, kahit panis na daw po, binibenta pa po namin. Totoo ba ito, Ate Liza? Hindi po totoo yan, sinasabi po. O Nicole, hindi raw totoo. Siyempre po, kwento niya yan. Masama kami dyan. Bakit nila kinaiinggitan ang pagiging friendly ni Nanay Yolanda? Eh kasi pala kaibigan naman talaga Opo. Itong si Nanay Yolanda. Wala ba siyang ibang nakakaaway bukod kay Liza? Marami po, laman na po siya ng barangay namin. Ah, si Liza? Opo. O yun naman pala, eh, ba't parang dito eh... Ano no? Sa kay chismisan niya po tsaka sa inggitera niya. Ganun? Totoo ba? At yes, Ate Liza, ano nangyayari at totoo ba to na marami ka ng reklamo sa barangay? Hindi po totoo yun. Paano po ako ireklamo sa barangay? Hindi nga po lumalabas ang bahay. Yun na nga po, hindi nga po siya lumalabas ang bahay pero alam niya po yung kwento sa labas. Mata, malakas ang radar. Okay. Bukod kay Liza, sino-sino pa ang mga naninira sa tiyahin mo? Yung kaibigan niya po na bumibili din naman po sa amin. So, parang may spiya. Opo. Kaya nalalaman po namin na sinisiraan niya yung tiyahin ko. Liza and Aling Yolanda, aminin ko sa inyo, hindi kayo pwedeng humawak ng malaking negosyo sa inyong lugar. Una, ang inyong negosyo ay illegal. Wala kayong business permit. Wala kayong sanitary permit. Pero nakalulusod dahil nakakatulong sa inyo. Diba? Thank you. Pero hindi kayo nakakapagbayad ng tax. Kami nagbabayad ng tax. Diba? At yung inyong demeanor, Liza and Nana Yolanda, yung kilos ninyo at pananaw ninyo, pangbarangay na negosyo lang. Yung mga malalaking kumpanya ng soft drinks, walang siraan. Alam niyo yung ginagawa nila? Nag-iisip sila ng mga ideas, marketing strategy, para mapasarap lalo o maging attractive yung kanilang produkto. Walang siraan. Kasi ang katotohanan po, hindi naman nakukuha sa siraan yan. Miski anong sabihin mo sa akin na pangit yung kanyang pati, hindi kita paniniwalaan. Ang hahanapin ko kung alin ang masarap sa panindan yung dalawa. Kung sino mas maraming customer,
Yun, mas masarap. Hindi nyo kami pwedeng diktahan kasi kami gumagastos. So, huwag na kayong mag-away. Isa negosyo nyo, hamburger. Huwag kayong mag-away. At huwag naman magtaas ng boses sa matanda. Tatanda ka rin. No? So, ang isipin niyong dalawa, paano nyo mai-improve ang inyong produkto. Yun. Ayos yun. Salamat po. Ayan.